It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. What's up mga B-Rec, it's me Moto D. Ngayong araw na to may gagawin na naman tayong bagong video about sa Yamaha Leo Aerox 155. And shoutout nga pala sa mga Aerox user dyan na nagbabalak magpalit ng shaft and magpa-repaint ng mugs. So baka ito na iniintay yung video and sana makatulong at makapagbigay idea sa inyo. So tara, samahan niyo ako. So mga B-Rec, ito nga pala yung Aerox 155 na gagawin natin. And shoutout nga pala sa user na ito, si Ridendote. Salamat sa tiwala. So guys, nandito nakipansin natin, may mga tinanggal na akong mga bolts sa pipe niya para hindi na tayo matatagalan. And pinakatagalin na natin, babaklasin natin yung bolts dito and tatanggalin natin guys para malis natin yung gulong. And easy na mapalitan na agad natin yung shock. Ganun lang kadali yung guys, yung magpapalit kayo ng shock. So hindi naman kayo magre-repaint, eh, magpapalit lang kayo ng shock. Tanggalin nyo lang yung pipe niya and ayun na, easy na, makikita nyo na agad yung bolts dito and makapagpalit na agad kayo ng shock. Ito, natanggal na natin yung pipe niya. So next na natin gagawin, tatanggalin natin yung shock and susunod na natin itong pinaka-guard o hub niya. So tara! So guys, ito nga pala tinatanggal. Habang tinatanggal natin yung hub niya, may isang bolts na mahirap. So, huwag natin masyadong persen, baka ma-lost thread yung pinaka-trend lang. So, ano lang, dahan-dahan lang natin yun. Pag napapansin nyo naman magandang ikot niya, matigas nga lang, huwag nyo lang masyadong persen. Pakiramdaman nyo lang kung may sumasabit. So guys, nandito na tayo ulit. Naita ako sa gamit ko sa tools ko ng kutsara. Ito yung hindi namin ginagamit pag kumakain kami. And pinagamitan kayo ng mga oil o pinag-change ulan nyo ng motor, sabi nyo kasi yun yung magamit nyo pag mga naka-encounter kayo ng gatong bolts. Kasi neto, di ko matanggal kasi matigas. Lagyan nyo lang muna ng ano, ng oil. Ito ako, tapos nangyari ko pa ito. Ng ano, ng pinagamitan na langis para maikot nyo and hindi maiwasan nyo na ma-lost thread yung thread. Kasi pag ito na lost thread guys, mahirapan kayo, hindi nyo alam kung paano nyo susolusyonan. Magpapare-thread ulit kayo nyan. So, dun na tayo sa galawang safe. So guys, pagkatapos nyo lagyan ng oil, and dahan-dahanin nyo iikot-ikot yung thread para yung langis pumasok dun sa pinaka-thread nya and malagyan yung mga thread. So yun mga B-Rec, natatanggal na natin yung bolts. Medyo pinagpawisan ako dito. So ganun lang, pag magtatanggal lang kayo, tiyagain nyo lang. Pag matigas, lagyan nyo ng oil. Katulad na ito, diba? Kanina ang tigas niya. Pero, pwede na kami. Natanggal na. So guys, natanggal na natin yung pinaka swing arm ng Aerox. Mga pala, pinagpawisan ako sa'yo. Bilang muna natin. So yun, kailangan nyo talagang i-separate yung bolts, nuts, and yung mga washer nito para pag magkakabit nyo na, hindi na kayo mamumblema. Gusto nyo hanapin and kung paano nyo na ilalagay ulit and mababalik ng maayos. So tara, tanggalin natin to. Woo! Success! So tanggalin natin, mabirit yung hub niya and gulong niya. Ngayon, susunod nating step is may dumating par. So yung asaro nga pala sa kuya ko, yan, bumili siya ng pintura para sa gagamitin natin sa pagre-repaint na itong mugs. Okay guys, ito, tawag dito Samurai Paint para medyo mas matibay sabi nila. Ngayon lang natin masusubukan to. Ito din yung diyan natin. 1,000 tsaka 2 magas pa. Ayos. So ayun mga B-Rec, nga pala sabihin ko lang sariling experience ko lang dito. Pansin nyo yung mugs niya, wala pa siyang masyadong bakbak o hindi pa siya masyadong laspag. So ayun nga pala, gamit tayo muna ng liha para askasin natin para kumapit yung pintura. Napansin nyo guys, hindi na ako gumamit ng Strepsol. Kasi hindi naman, sabi ko nga sa inyo, hindi naman laspag yung mugs niya. Hindi na natin kailangan tanggalin yung pinaka-pintura niya. Kasi okay naman eh, hindi na natin, medyo magkukuskus lang talaga tayo ng konti para kumapit lang yung pinaka-ipipintura natin. Pero guys, simulan na natin. Yung liha pala na gagamitin ko, yun, pinunit ko na.
is ito yung 100. Hindi siya masyadong magaspang para pag ginuskus natin sa mugs, hindi agad masisira yung mugs mo. Kumbaga, hindi agad masisira yung pinaka paint niya, hindi agad mapupudpod. So saka natin babanatan ulit ng 1000. Ito na sinabi ko sa inyo agad. So in short, yung gagamitin nating Lia is 100 to 1000 lang. Para hindi na yung iba magtatanong ano ba yung magandang gamitin na Lia para pang dinis o pang kinis ng mugs natin. Napansin nyo, nag-fade na yung unang kulay niya. Hindi na natin kailangan ma-achieve na mag-fade talaga yung lahat ng kulay niya. Kasi sinabi ko nga sa inyo, yung mugs na to, hindi naman tumugbog. And wala ka namang kailangan habulin na kinis dito. Kasi makinis na talaga siya. Ang kailangan lang natin gawin, iskisi lang natin para yung pintura kumapit. So ayun mga kabirid, nasap na ulit. Nandito ulit tayo. Ngayon, gagawin natin, tatanggalin na natin yung part ng gulong. Medyo bibilis ako lang yung pagtanggal kasi abutin na tayo ng gabi kasi anong oras natin tayo nagsimula. So, tara, umpisa na natin. Ito na ililiyahin ulit natin habang nililiya ng kuya ko yung mugs. Ano masasabi mo, Boss Reden? Boss Reden, ano masasabi mo dyan? Siguro mga 2 minutes, okay na to. Napakabilis na trabaho para sa akin kapatid. So tara, trabahuin natin to. Magagabi na pero sasabihan pa ng ambon. Parang wrong timing ata yung pang-video natin. Pero siyempre walang makapigil para magagawa tayo ng bagong video. Tara, isa natin. Tapos na tayo sa 100. Ngayon, gagamitin na natin yung 1,000. Same process lang din, tsaga lang sa pagliya. Ngayon, unahin muna natin gagawin. Basahin muna natin yung mugs natin. Para pag nag 1,000 tayo, hindi siya sisingit dito kasi medyo manipis to. So, kailangan basahin natin para pag napupudpud yung pintura nito, hindi nag-i-stack sa liya. Natatanggal siya agad. Mabirit, kabila na tayo, tuloy lang. Mga siguro, same process lang din, pero medyo papain nyo. Kung napapansin nyo na medyo makinis na, impantay na yung pinakakapal ng pintura niya dati. Okay na yun. Birito, natuyo na. Medyo punasan na natin para hindi na mahirap pag nagpintura tayo. So, yun, gagamit pala tayo ng para kasi hindi na natin napansin yun, hindi na natin tinanggal yung gulong niya. So, lalagyan na natin sa gilid. Pero bago yung lahat, tuyuin muna natin yung mugs para dire-diretso na yung procedure natin.
So yun guys, gamitin natin yung bara para makita natin kung makita nyo kung paano natin gagamitin yun. Mga kabiret, hindi na natin masyadong pupuruan ng primer kasi hindi naman siya masyadong bakbak eh. Para lang makita, para lang kumapit yung pintura na isusunod natin dito. So hintay lang tayo mga 5 minutes or 10 minutes siguro matutuyo na yan. A few minutes later. Kabiret, second coating na tayo. Diyan na natin. Biret, tapos na natin lagyan yung pinaka main color niya. So ngayon, lagyan na natin na siya ng top coat. Hintayin tayo mga 10 to 20 minutes, tapos balik na tayo dito. A few minutes later. So what's up mga biret, tapos na pala natin i-repaint tong mugs ng Aerox. And okay na din, finished product, ikakabit na lang. Nga pala yung ikakabit ko na shock sa stock ng Aerox natin. MTR. So ayan siya.
Nakikita nyo, maganda siya. Sa mga nagbabalak bumili ng shock dyan kung sawaan na kayo sa stock nyo. Okay tong MTR. Maganda and maganda yung quality nito. So, guys, inabot na pala tayo ng gabi. Hindi ko na mapapakita sa inyo ngayon kung paano natin kakabit tong shock and yung mugs ng Aerox. So, tip ko lang sa magbabalak na gumawa na ito, pag ikakabit nyo na yung item nyo, pag finished product na, make sure yung mga bolts nun, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo din ibabalik para safe pag ginamit nyo yung motor. So ayun mga kabiret, inabot na tayo ng gabi. So balikan ko kayo bukas para ma-review natin kung anong itsura na itong ginawa natin. So good night! Approximately 10 hours later. So what's up mga kabiret, it's me Moto D, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong araw na to, ipapakita natin kung ano yung kinalabasan yung pagpapalit natin ng shock and pagre-repaint natin ng mugs sa Yamaha Mio Aerox 125. So ito mga kabiret, tingnan nyo. Mga kabiret, nakita na natin yung video and kung nagustuhan itong video nito, please like, share and subscribe. Lalo na kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kakalimutan na hit yung notification bell para updated ka sa mga bago kong ilalabas na video. And syempre, hindi matatapos itong video nito hanggang di ko napapasalamatan yung mga unang nanood and nag-subscribe ng channel ko. Shoutout sa inyong lahat and shoutout sa Team Chronicles na sumusuporta sa akin, sa family ko and lalo na sa mga bumabiyahe ngayon, ingat tayo, keep safe and daan-daan lang sa pagmamaneho. Nga pala, shoutout sa kaibigan natin, si Kyle TV, na laging nag-awak ng camera natin. Paki-subscribe siya sa channel niya. Ito.